problema to. Malaking lugi kapag hindi ito naagapan. Eh, mga KNK, andyan na pala kayo. Mga KNK, tinamaan din ba ng mga sakit ang pananim niyong mga mais? Tulad na lamang nitong nasa larawan na pinadala ni KNK Val at ni KNK Bimboy. Nako! Worry no more dahil ibabahagi namin sa inyo ang tungkol sa disease management. At malalaman natin yan mula kay Sir Don Bueno, isa sa mga Regional Agronomy and Technical Services Manager ng Syngenta Philippines Incorporated. Magandang araw po sa inyo, Sir Don! Magandang araw po, Ka-Agri Ruben, at sa mga ka-NK na sumusubaybay sa bawat episode ng NK University. Ayan, Sir Don, ano po ba yung mga sakit na kadalasang tumatama sa mga pananim na mais? Ka-Ruben, una sa lahat, babanggitin ko lamang po kung bakit nagkakaroon ng sakit ang mga mais. Ang mga sakit po ng mais ay nagdedepende sa mga kondisyon na ito. Una, ang panahon kung kailan nagtanim. Pangalawa, ang variety o binhi na ginamit, kung ito ba ay mahina sa anumang klase ng sakit. At pangatlo, ang klase ng organismo na maaaring nagdudulot ng sakit sa mais. May iba't ibang klase ng organismo na nagdudulot ng sakit sa mais at ito ang mga pangunahing halimbawa. Fungi or fungus, bacteria, at virus or viruses. Subalit huwag po kayong labis na mag-alala dahil maaari pa rin natin maiwasan ang lubhang pagdami at ang maaaring maging epekto ng mga sakit na ito sa pagbaba ng ating ani ng mais sa pamamagitan ng paggawa ng mga estratehiya base sa tatlong mga kondisyon na nabanggit ko. Simulan natin sa mga sakit na nabibilang habang tumutubo pa hanggang sa 20 at 30 araw edad ng mais at una dyan itong mga seedling blight, seedling rot o seed rot at downy mildew. Seedling rot, blight, ang mga sintomas po nito ay nabubulok na binhi, paninilaw, nalalanta at namamatay ng mga bagong sibol ng mais, sanhi ng mga nabubulok na ugat at tangkay. Karaniwang lumalabas ang mga sakit na ito kapag labis na basa ang lupa pagkatapos magtanim hanggang sa sumibol. Sunod ay ang downy mildew. Palatandaan, namumuting parang mga pulbos na karaniwang nasa ibabaw ng dahon. Lumalabas ang ganitong sakit sa mais kapag malamig ang panahon. Mga paraan upang maiwasan, bagamat nabanggit na po natin ito noon at natalakay na natin ang seed treatments ng Syngenta Seed Care Technology. Ito naman po ang mga leaf o foliar diseases. Mga sakit na umaatake sa dahon ng mais. Una po dito ang tinatawag na Diplodia leaf blight. Ang mga sintomas, may bilugan na hugis at malalim na kulay, kayumanggi na gilid, na kalaunan ay humahaba at lumalaki. Karaniwang may mga itim na parang pulbos o tawag ay pycnidia na responsable upang lumabas ang ganyang sakit. Pangalawang sakit na umaatake din po sa ating mga sa dahon ng ating mga mais ay ang tinatawag na Northern Corn Leaf Blight. Ang mga sintomas po nito ay nagsisimula na parang mamuti-puti at humahaba ng hugis tabako at parang basa at tinatawag na lesion of blight o pagkasunog. Kulay abo at may maruming katangian kapag malala na ang sakit sa dahon. Ang sakit na ito ay maaaring maikalat ng hangin na nananatili sa mga pinag-anihan. Sunod ay ang banded leaf and sheet blight o Rhizoctonia solani. Ang mga sintomas ay karaniwang nagsisimula sa ilalim na bahagi ng mais. May kulay abo o kayumanggi na gumagapang pataas papunta sa bunga, bagay na nabubulok ang bunga kalaunan. Kalimitang tinatamaan ng mga mais na mababa ang bunga o ear placement. Karaniwang lumalabas kapag ang panahon ay maalinsangan at mainit. Sunod naman po ay ang gray leaf spot. Dito po sa Kamindanawan, ang tawag po sa sakit nito ay layab-layab. At dito lamang po makikita sa Mindanao sa mga tataas na lugar ang ganitong klase ng sakit. At ang mga sintomas ay nagsisimula na parang dilaw na tuldok sa mga dahon. Mahaba ang mga tuldok na nagiging parihaba o rectangular ang hugis hanggang sa ang mga ito ay mag-abot at malaabo ang kulay na nasusunog na dahon.
Susunod na sakit naman po na aking ibabahagi ay ang tinatawag na Pyosporia leaf spot, PLS, ikpuntik, or white spot. So ang mga sintomas po nito ay nagsisimula na parang mga puting tuldok at bahagyang lumalaki na pabilog ng bugis. Kadalasan, nagmumula sa ibabang dahon ng mga mais. Maaari magsimula ang sakit sa edad na 30 at lumala hanggang 90 araw edad ng mais. At ang sunod naman po ay ang tinatawag na Southern Rust o Puccinia polysora. Ang mga sintomas po nito ay may malapulbos na kulay kayumanggi o orange o tinatawag na kalawang na makikita sa mga dahon. Mabilis kumalat sa maisan, karaniwang lumalabas kapag ang panahon ay mainit at malinsangan. Maaring malala ang atake ng sakit kapag may tagtuyot o tinatawag natin na drought. At ang mga paraan upang maiwasan ay ang paggamit ng matibay na binhi ng NK seeds, malalim na pag-aararo at paghahanda ng lupa, paggamit at pag-spray ng tamang fungicide na rehistrado para sa mais. Ayan mga ka-NK ha, huwag kalimutan ang mga tips ni Sir Don para maiwasan ang pag-atake ng mga nasabing sakit. Pero Sir Don, ano naman po ang tawag sa mga sakit na umaatake sa tangkay at bunga tulad po dito sa mga pinadalang pictures nila ka-NKing Val at ka-NKing Bemboy? Maraming salamat po sa katanungan, ka-Agring Ruben. Yan naman yung tinatawag natin na stock rats at ear rats, ka-Agring Ruben. Mayroong iba't ibang klase ng stock rats at ear rats na tinatawag at ito po ang kanilang mga hitsura sa maisan. Bacterial stock rat. So ang mga sintomas na pwede nating makita sa sakit na ito ay biglang pagkalanta at pagkamatay ng mga mais na kadalasan natutumba, nabubulok na punuan o stalk at may mabahong amoy. Karaniwang makikita sa mga palaging basa ang lupa o napupunduhan ng tubig o tinatawag natin na waterlogged areas. At ang fungal stalk rats naman po, so makikita sa larawan, sa ibabaw na parte ang sintomas ng Fusarium stock rat. Yung pink ang color, yan po ang Gibberella stock rat. At yung naputol na tangkay o punuan na may makikita kayong maliliit na itim na puntik-puntik, yan naman po ang tinatawag na Diplodia stock rat. Ano naman po ang mga irats? Ito po ay ang mga pagkakabulok ng mga bunga ng mais. May mga iba't ibang klase din po ng irats at ang mga tawag po dito ay Diplodia ear rot, Gibberella ear rot, at Fusarium ear rot. Ang palatandaan po ng Diplodia ear rot ay may mga puti na bagay na makikita sa ilalim na parte ng bunga kapag kayo na po ay nagbalat. So buong bunga ay kadalasang nabubulok. Ang Gibberella ear rot naman po, ang katangian na makikita po nito ay ang pamumula sa dulo. At ang isa naman pong klase ng irat o pagkabulok ng bunga ay ang tinatawag po nating Fusarium irat. Ito po ay nabubulok mismo ang mga butil ng mga bunga at kadalasan puti o namumula ang kulay. Tinatawag ang palatandaan na starburst. At yan, ka-Agring Ruben, ang mga sakit na karaniwang tumatama sa tanim na mais. Okay, Sir Don, ngayon po alam na ng ating mga ka-NK ang mga sakit sa kanilang maisan. Yung pag-control naman po ang ating pag-uusapan. Balita ko, Sir Don, na may mga subok ng fungicide ang Syngenta para labanan ang mga pinsalang ito. Tama ka, ka-Agring Ruben. Nangunguna dyan itong powerful broad spectrum fungicide na pinagsama ang dalawa sa maaasahang active ingredients na azoxystrobin at diphenoconazole. Ito po ang tinatawag naming Ortibatap 325 SC. Ano po ang Ortibatap? Ang Ortibatap 325 SC ay isang systemic fungicide. Ang target ng mga sakit sa mais ay una, na pinakita ko po kanina, Northern Corn Leaf Blight, Gray Leaf Spot, PLS o Pyosporia Leaf Spot, White Spot. Ang benepisyo po sa paggamit ng Ortibatap 325 SC ay protektado ang mais sa buong season laban sa mga sakit. May dagdag na ani at ganansya. Protektado ang puhunan at kita. Ang timing of application naman po
ng fungicide na ito ay isang application lamang po. Nasa 30 hanggang 45 araw lang po dapat ang edad ng mais. So ang dosage naman po ng Ortivatap ay 50 ml hanggang 70 ml per 16 liter knapsack sprayer. Kung babasihan po natin ang ektarya, aabot po kayo ng 500 ml hanggang 700 ml per hektar. At ang isa pa nating subok ng produkto ay itong Armure 300EC. Target ng mga sakit sa mais ay ang banded leaf and sheet blight, clip blight, rust, knee rot. Timing of application, isang application po ulit ang dapat lang pong paggamit sa Armure na nasa 35 hanggang 45 araw edad ng mais. So, dosage po nito ay 25 ml per knapsack sprayer. So, benepisyo, katulad po ng Ortivatap, protektado ang mais sa buong season laban sa mga sakit, may dagdag ani at ganansya, at protektado ang puhunan at kita. Paalala po lamang, marapat lang po na sundin natin ang 5 golden rules bago at pagkatapos gumamit ng mga pestisidyo dahil ito po ay para sa inyong kaligtasan. Kaya naman, para iwas perwisyo sa mga sakit na tumatama sa maisan, gumamit na ng Armore at Ortivatap. Mga produkto na maaasahan upang mataas na ani at kita ay iyong makamtan. Sir Don, maraming salamat po sa inyong kaalaman na ibinahagi po tungkol sa disease management. Makakasama niyo pa rin ako next week, Kaagring Ruben, dahil ibabahagi ko naman ang tungkol sa fertilizer management. Maraming salamat po, Karuben, at sa mga ka-NK. Ayan, mga ka-NK, narinig nyo. Makakasama pa rin natin si Sir Don, kaya huwag kayong a-absent. Kita-kita pa rin tayo next week dito sa Sir Don. Saway po tayo, NK University!